Marcos ay wala. Magandang mag. Pag ang pinag-uusapan ay mag-asawa, dalasan po'y merong isang pinupunating bagay na hindi po madaling pagkasunduan. Tama po ba, sino po nagsasabing yung babae ay dapat napasasabog sa lalaki? Sino po mas pabor doon? O yung lalaki ang dapat napasasabog sa babae? Tingnan natin yun, siyempre, depende. Pagkawas sinabi, yung lalaki na pasasabog sa babae, siyempre, taas lahat ng babae. Pero pagka sinabi natin, yung babae dapat nakasasabog sa lalaki, siyempre, tuwa ang lahat ng lalaki. Pero alam niyo, minsan kasi, hindi po nagiging malino sa atin kung ano yung talagang nais na ituro sa atin ng Panginoon tungkol sa bagay na yun. Oo, totoo po yun. May binanggit po sa atin si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sabi niya, mga babae, kasahod kayo sa inyong mga asawa. Pero po, kadalasan, yung ginagamit ng mga lalaki para pasahod yung babae sa kanila. Pero hindi nila nakita, hindi naman yun yung buo ng sulat. Dahil sa bandang huli, sa pagpapatuloy, ang sinabi po ni San Pablo, mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ibig sabihin, pareho pala kayong may kukunin. At kung hindi niyo kayang ibigin yung asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, huwag kayong umasa, dapat pasakop sa inyo ang inyong asawa. Ano po? Bakit? Dahil ang sinasabi sa atin ang pagpapasakop daw ng babae o ang pagpapasakop ng simbahan kay Kristo ay dahil iniibig ni Kristo ang simbahan. Nahanda siyang ipagtanggol ng simbahan, nahanda siyang pangalagaan ng simbahan, at handa siyang ialay maging ang sariling buhay para sa simbahan. Kaya, pwede magkasakop dahil pangangalagaan naman siya. Paano po sinasabi natin yung mga anak dapat napasasakop doon sa kanilang magulang? Bakit? Sabihin ng mga magulang, sino ba'y kayong papakain sa'yo? Sino ba'y kayong mga kalaga sa'yo kung tatakbol sa'yo kapag ikaw na ama? Magulang. Kaya magpapasakop. Pero kung hindi ginagawa ng magulang, magpapasakop. Ano po? So yun po yung pinabagit sa atin. Kaya nga po ang siyang nais na ituro sa atin ni Apostol San Pedro sa narinig natin sa unang pagbasa ay hindi pasakop sa isa't isa. Ang sabi po sa atin sa kanyang sulat ay, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag tayo papasakop sa kapangyarihan ng Diyos, magiging madali para sa atin yung pagpapasakop maging sa isa't isa. Dahil lahat na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya po, ito po siguro yung isa sa mga bagay na maganda lagi po maging matayan na ugnayan ng mag-asawa. Pasakop sa Diyos bago pasakop sa isa't isa. Kaya po, maganda yung ating pong gawain para sa maghapon ito. Pinasasabihin natin sa pagdiriwang ng banal na misa para po una higit sa lahat
ayang pagpapasako sa Diyos. Ikalawa po na nais kong bigyan ito ay yung binanggit ko sa ating sa unang pagbasa pa rin. Sabi ko sa ating ay kumanda kayo at magbantay. Magbantay. Hindi po magbantay sila yun. Kasi sabi ko yung magbantay, ibig ko sabihin ay yung vigilante. Ibig sabihin ay kinakailangan lagi raw po kayong nakahanda. Lagi po may pakiramdam. Malakas yung pandaman natin sa mga nangyayari sa bagay-bagay sa buhay natin. Bakit? Labanin nyo, minsan kasi, di natin pansin yung bagay na yun. Lalo na po sa buhay ninyo bilang may asawa, bilang may pamilya. Yung po yung kadalasan eh, para ba, parang iwa na lang lahat. Sa araw, bawat pag-iisip sa umaga, minsan hindi nadaratan yung isa. Hindi na makumulan ang bakit. Maka pumasok. Di ba? Tapos, minsan pagkaka masasalihan ka na. Minsan pagkatko sa tanghalian, minsan hindi. Minsan pagkasabay sa hapunan, minsan hindi rin. No? Ganun po. Tapos, pati yung mga anak, mamayang ganito ang ginawa, mamayang hindi. Basta alam naman, eh, may kayong anak, may kalalaki naman yan. Pinapapasok na may kayo sa eskwela ka. Alam ko na may kang ganun na mga kabataan. Eh. Ganun ang ganun. Hanggang sa bandang huli, hindi napapansin yung dati, hindi na pala ngayon. Ano ibig sabihin ko? Na minsan yung mga mag-asawa, hindi na nila napansin, napakalayo na pala nila sa isa't isa. E para ano pa nagkaroon po tayo ng samahan sa simbahan para sa mag-asawa, para sa pag-ayos sa pamilya, kung hindi naman po pala natin laging kinukumusta ang isa't isa. Lalo po sa mga nagmumuno at mga nagsasalita, minsan, nangyayari po sa atin pagka nandun sa samahan sa simbahan. Mas natutuon yung ating isipan, yung ating pong panahon, doon sa kung paano palakarin yung samahan. Kung paano mas magandang gawin yung panayam. Pero, hindi po natutuon sa paano ba dapat na higit na mabuhay bilang isang pamilya. Tama po, dapat inaayos natin yung ating pong pagsasalita. Dahil walang makikinig kapag hindi ayos ang pagsasalita. Tamang iayos yung samahan dahil kapag hindi inayos yung samahan, magugulo ang samahan. Ngunit kaya na buo ang samahan ay para sa kaya ayos ang pamilya. Kapag yun ang sisira, ano sa isa niyang samahan? Ano sa isa niyang panayon? At bakit po nasisira minsan? Dahil nawawalan ng panahon at nawawalan ng tuon sa mismo mag-anak na kaniyan. Dapat ay higit na napag-ibigan ang pansin. Kaya nga po nasabi, magbantay. Bakit? Dahil sabi nga po sa atin, kung atin titingnan yung magpapatuloy ay para raw ang diablo raw ay kaaway na parang may umaatunghalo at aali-aligin ng mga anak ng masisira. Alam ng demonyo kung ano yung ating mga kahinaan. Kadalasan, kapag po hindi natin binantayan ang kasamaan, makapapasok sa tahanan ng hindi natin namamalaman. Kaya minsan, kung kailan huli na ang lahat sa natin mapapansin, parang hindi ko na yata kilala yung asawa. Parang hindi ko na yata kilala yung anak ko. Parang nalayo na yata kami masyado sa isa't isa. Pero pagka nagpapanayan, kaya ganito dapat ninyong gawin sa inyong tahanan. Dapat nagbabatian lang, dapat nagpupumustahan,
nalilimutan na. Pero sila mismo ay ginagawa. Galing sa nila, no? Kasi mga ganun bagay, maging mapagbantay. May nababago na ba sa aking kasama sa buhay ngayon? Napapabayaan ko na ba siya? Patuloy ko pa rin kaya siya nalagaan? Napapasaya ko pa ba siya sa lahat ng aking mga ginagawa? O lagi ko na lang naisip sariling kaginhawahan kung paano niya ako aalagaan. Ang pagmamahal, ang tunay ang pagmamahal, higit mamiisip ng ipagkikaginhawa at ikasasaya ng kanyang minamahal at hindi yung pagpapasaya sa kanya ng kanyang minamahal. Tatandaan po natin yan. Kaya nga po, babalik tayo ko sa una. Tunay na pagmamahal na pwedeng magpasako ay kapag ka tayo'y pinamalagaan ng ating pinagpapasakupan tulad ng pagmamahal at pagmamalaga ni Kristo. At yung ikatlo po'y ang salita mangaral. Sa pagwawakas ng mabuting balita ngayon, ang siyang bilib ng Panginoon ay umayo sa sanlibutan, ipangaral ang magandang balita. Pero alam ko ninyo, minsan, masyado po tayong lumalayo. Gaya nga po nang nabanggit ko, babalik natin po sa aking ikalawang binanggit. Oo, nangangaral tayo sa simbahan. Kaya nagpupunta sa community, nandun yung pangaral, lalo na kung nakatalaga sa panayam doon sa SPA. Pero ang tanong ko'y ganito, bago po ba nakapangaral sa simbahan, nakapangaral ba sa tahanan? Minsan, galing-galing natin magsalita rin sa ibang tao. Pero yung sabihin natin mga anak, hindi naman natuturo ang magsimba. Hindi natuturo ang magdasal. Hindi natuturo ang gumalang. Saan natutunan ng anak yung paggalang? Saan natutunan ng anak yung pagdarasal? Kasi pagpapos. Minsan sa eskwela, minsan sa simbahan, sa Krista naman ikaw yung alam ko, niyempre naman ikaw na sa iyo, mahala na ikaw siya tumuhan ko. Tapos kayo nangangalaga doon sa kabataan, galing din kayo magsalita. Ang tunay na pangangaral ng isang mag-anak ng Kristiyano na mag-asawa, sinisimulan sa sariling tahanan. Doon po kayo magsimula. Doon po yung siyang inanais ng kahit sinong nangangaral maging ng panahon ni San Marcos ating ginugunita ngayon. Hindi naman po iniisip ni San Marcos na kung siya gumagawa ng mabuting balita. Kakala to sa buong mundo. Ang kanya pong pinagpupunan at kanyang sinulat ay yung isang bayanan kung saan siya naroon. Kaya nga po yung mga ebanghelista, yung mga malululat na ito ng mabuting balita, pag ating tinignan doon sa kasaysayan ng kanilang pagsusulat, magkakaiba sila ng mga binanggit. Minsan yung mga halimbawa nila, iba ka isa doon sa isa, kahit na pareho naman yung kanila na isasabihin. Yung sa isa ginamit mayamang lalaki, doon sa isa ginamit hari. Doon sa isa ginamit itinanim sa bakuran, yung isa itinanim sa bukit. Bakit? Kasi magkaiba sila ng araw. Sa atin, ganun din. Sisimulan muna sa sariling tahanan dahil ang siyang pangnahintawag sa inyo ng Panginoon, lagi po natin tatandaan, ay ang iayos at maging banal sa inyong sariling tahanan. Kapag ka po ang naging bukasyon ninyo ay ang pagpapabanal sa inyong pamilya, baka po naliligaw na kayo. Ang puro identity crisis.
Kasi may gawain yung pari. Pag kami nagsasalita dito sa harap, ang pinababalan namin lahat ng binyaga. Kapag kayo nagsasalita sa harap, ganun din pinababalan ninyong lahat. Pero hindi yun ang tawag sa inyo. Ang inyo pong ginagawa sa simbahan ay bonus lang. Dagdag sa inyong maaaring paglingkod sa Panginoon. Ngunit ang pangunahin ay ang pagpapabanal sa sariling tahanan. Kapag ka po sa amo ninyo, sige nga po, lagay natin sa trabaho. Kapag ka po kayo binibigyan ng amo ninyo ng bonus, pero hindi binibigyan ng sweldo, matutuwa ba kayo? Hindi, maliit yung bonus. Ano po? Ang siyang kailangan natin ay yung mismong kailangan ibinibigay sa atin. Kung kaya nga po sa ating pagharap sa Panginoon, ang inialay natin sa Kanya ay hindi yung paglilingkod sa simbahan, kundi ang ating pamumuhay na naayon sa inaasahan sa ating dahil sa ating ipinangako sa Kanya nung kayo'y ikasal. Nung kayo po'y nagsumpaan sa harap ng Panginoon dito sa miharap ng altar, ang inyong pinangako sa Kanya ay magtutulungan kayo magpabanal sa isa't isa at sa inyong magiging anak. Wala po kahit kailan sa sino mang nagpakasal sa simbahan na nangako sa harap ng sinabi, pababanalin ko po yung pamilya ng kapitbahay ko. Diba? Yun po'y dagdag dahil nakita natin mayroon tayong maituturong sa kanila dahil maayos yung pamilya natin. Kung kaya po, nagiging, nabibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon, sapat na tulong niya para po iayos din yung buhay ng kapwa. At sa ganung bagay, ipapasalamat ang lahat ng pari sa mga tulad po ninyo. Pero sana, huwag kalilimutan yung pangunahin dahil sa paghuhukom, hindi po po pwedeng ipagmalaki sa Panginoon ang inyong mga naipanayam at ang inyong mga pamilyang natulungan. Maaaring nilang ipagmalaki sa Kanya, nagawa ko po yung inaasahan sa aking asawa, sa aking sariling pamilya. Sa atin po, magpapatuloy yung banal na pagdiriwang na ito. Nawa po'y ang mga bagay na ito pinapaalala sa atin na ang kamistahan nito ng San Marcos ay patuloy na tumimbong sa ating kalooban at hindi po natin may ayos ang ating sarili upang paano binabanggit sa atin na tayo dapat na magpapahayag din ang mabuting balitang tulad sa Marcos. Hindi lang tayo magpapahayag sa pamamagitan ng ating pagsasalita o pagsusulat, kundi ang ating buong buhay ay maging isang tunay na mabuting balita para sa lahat.